Hello, good morning, and good evening po sa iba. So, nandito na naman po ang inyong Ate Mae Ann Coracha. Pero bago po ako magsimula o bago ako mag-explain, may bago pong update kasi ngayon sa pag-pick up ng inyong visa dito sa Hong Kong. Lalo na po dun sa mga nag-renew ng kontrata with the same employer. Dati po kasi, ang procedure nila nung last July na nag-apply ako ng visa ko at nag-pick up ako, drop-in yon. Dati po kasi, ang ginagawa nila, pag-pick up ninyo ng inyong visa sa immigration, bibigyan kayo ng tag number at kukunin ang cellphone number ninyo, tatawagan kayo. Kasi palalabasin kayo ng immigration tower eh. Hindi kayo pwede mag-stay sa loob. Dati yon natatawagan nila kayo at sasabihin sa inyo is your visa is ready to pick up. So lagi nyo babantayan noon ang inyong mga cellphone dahil tatawag sila ng naka-private. Ngayon po, binago. Ito yatang October lang nabago. Yung pong visa ninyo na pipick upin, yung pong sulat na pinadala sa inyo ng immigration sa employer ninyo, pag pick up ninyo ng inyong visa, dadali nyo yon. Pagdating nyo ng immigration tower, siyempre didiretso na kayo sa domestic helper section. Kung saan po nakalagay, kung anong window po ang nakalagay doon sa sulat. May mag-a-assist naman po sa inyo doon sa window. Kukunin sa inyo yung original passport, isang original new contract, ha? New contract, hindi po yung old contract. Kasi po yung new contract na yon, iiwanan na yon sa immigration, sa kanila na yon. So, ang gagawin po nila, bibigyan uli kayo ng tag number. Tag number, papel siya na nakasulat doon kung ano number nyo. Let's say, ang number ninyo is V001. So, huwag nyo iwawala yon. Pinaka-importante po ngayon, kailangan po may internet kayo. Kasi po ngayon, ang ginawa nila, online. Kayo po ang mag-check kung ang number nyo po ay nasa screen na. So, kailangan po paglabas nyo ng immigration tower, mayroon kayong internet. At from time to time, lagi nyo pong i-open yung link na binigay sa inyo. I-open nyo yun. Kasi doon nyo makikita yung mga number sa screen. Pag nakita nyo na ang number nyo nandun, nakalagay po doon sa screen na yon yung number nyo plus yung window na pupuntahan nyo. Kunyari, yun yung V001, nakalagay sa gilid, window 19. So, pag akyat nyo ng immigration tower, diretso na po kayo ng window 19. Huwag nyo na pong intayin pa na tawagin ang number nyo sa screen. Huwag na po. Kasi nga po, online, kayo na ang nag-check sa cellphone nyo. Kaya importante po may internet kayo sa labas. So, pagpunta nyo po ng window 19, gayak nyo na lang po ang inyong Hong Kong ID plus yung pangbayad nyo. Huwag na huwag po kayong magbibigay ng malaking bill dahil nahihirapan sila sa pagsusukli. Wala silang panukli or sabihin na natin na dagdag ano lang sa kanila yon yung pagsusukli. Matatagalan ng oras. Gusto po nila sakto ang ibabayad ninyo sa visa, which is 230. So, ayan po ngayon ang bagong update sa pag-pick up ng visa ng drop-in. Yan po ay para dun sa mga contract renewal, same employer. So, sana po nakatulong ako sa inyo ulit kasi noong July nga po iba ang procedure, itong October, binago na naman nila. So, para po kayo ay laging may update dito sa Hong Kong, mga domestic helper, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin, meron po dyan red, may nakasulat doon.
i-click mo po yon. Tapos may lilitaw na bell. I-click mo yung bell all o para lagi kang nanonotify sa aking mga updates. At i-like mo na rin. At i-share mo na rin para mapanood ng iba ang nangyayari dito sa Hong Kong para sa mga domestic helper. So, sana po nakatulong ako sa inyo. At sa susunod po uli, meron po ulit akong ibibidyo na tungkol naman po sa Philippine Consulate. So, salamat po!